Tila isang ordinaryong residential estate lamang ang entrada ng mansyong ito dito sa Daisy Street, Purok 6, Barangay Senyora, Purok, Pampanga, na sinalakay ng mga otoridad nito lamang Sabado, July 6. Property ito ng kumpanyang Whirlwind Corporation, ang sister company umano ng Lucky South 99 Outsourcing Incorporated na kilalang nagpapatakbo sa mga illegal na pogo sa Barangay Santa Cruz ng nasabing bayan. Napasok ito sa bisa ng search warrant na inisyu ni Judge Robert Alexander Malig ng City of San Fernando Regional Trial Court laban sa mga incorporator umano ng Whirlwind na sina Catherine Cassandra Leong at isang Pilipino na si Jeric Pagkumanaloto dahil umano sa pagkakasangkot ng mga ito sa kasong human trafficking. Nitong Lunes, July 8 ay muli itong binalikan ng mga miyembro ng Purok PNP kasama ang ilang media. Dito aming nakita ang glamorosong mga pasilidad sa loob ng mansyon gaya ng helipad sa likuran ng unang bahay. Meron din itong malaparaisong garden na hindi biro ang pagkakalandscape. Magarbong entertainment room. Ito romantic o parang medyo sweet. Para sa itong footage ko sa entertainment. Sa maglalive ako, ito namin na kasi at ang floating villa na tila may secret passage o point of entry. Sir, ordinary wall lang, no, sir? Pero anong nasa loob, sir? So, kung titingnan po natin, ordinary wall lang siya. Mm-hmm. Hindi siya, ano. Pero pag once na tinulak na po natin, pupunta na po tayo sa loob. Dito po sa loob ng mansyon, mga kaibigan, makikita ho ninyo, itong lagusan. Ito ho, sa itaas ho na bahagi ho nito, ay isa hong lagoon. Pero kita ho ninyo kung gaano ho naman kataas. Ito hong underground ho na to para dun sa kanila hong executive place. Ano, wala dun, wala daw hong CCTV camera. At totoo, ang teorya ho ng PNP, yun ay para sa mga VIP o big boss ng Pogo. Mataas ang bakod ng compound at kada kanto ay may CCTV camera kaya bawat galaw ng nasa loob at nagtatangkang pumasok, tiyak mamomonitor ito ng kanilang security. Nadiskubre rin sa loob ng mansyon ang isang indoor firing range na wala umanong permit mula sa kinauukulan. Isang indikasyon umano na armado ang mga big boss ng Pogo sa Purok. Kung makikita nyo po, well ventilated with a measurement po na yung haba niya po ay nasa mga 30 meters. And then meron din pong CCTV wherein alam ko po ito, connected po ito sa internet. Kaya kahit yung mga may-ari dito is namomonitor po nila through their cellphone or in any gadgets. Ito po ay usually pag may firing range, ginagamit po ito para to practice yung shooting skills ng isang individual para po ma-improve niya yung shooting skills. May sukat na 2.5 hectares ang property na nagawa umanong ipangalan sa mga katiwala o caretaker lamang ng mansyon ayon sa PNP. Modus ito ng mga Chinese nationals na sangkot sa iba't ibang mga krimen. Yes po, yung mga caretaker, meron pong dalawa na nung nalaman namin, ay yung isa dun ay president pa siya dun sa isang doon sa incorporators po, nakalagay yung pangalan niya doon. Ayon kay Purok Mayor Jing Capil, nagpalabas siya ng order para magsagawa ng inspeksyon noong June 20. Ngunit dahil hindi sila pinapasok, ay nagkaroon na umano sila ng coordination sa Pampanga Provincial Police Office para magkaroon ng search warrant. Pag pasyal po sila, nakapunta sila noong June 20 naman, based on our memo for a joint inspection yun nga hindi po sila pinapasok. That prompts us nung June 24 to endorse yung report nga na nakita natin doon kasi ang nangyari po ang may nag umarap sa amin yung katiwala tinawagan yung allegedly na abogado po nila at sinabi po nung abogado na papasukin sila kung may search warrant pero hindi sila papapasukin kung walang search warrant, wala naman po search warrant. Kaya
para po ma-check talaga at may pakita naman talaga natin na may ginawa tayo pong may ginawa tayong action taken tayo, nag-endorse po tayo yung report natin at we ask a request ay technical assistance from the PNP. Tumangging magbigay ng pahayag si Mayor Jing Capil kung personal niyang kilala si Cassandra Lee Ong na nauna nang ibinunyag sa sangguniang panlalawigan hearing na isa sa mga big boss ng notorious na Mega Pogo Hub. Siguro po dahil under investigation na po yan sa rightful authorities, baka sila na po siguro ang pwedeng mag-divulge po ng mga information. Baka magkamali lang po tayo. Patensya na po. Kokordonan ng PNP ang mansyon ng mga big boss ng Pogo at nakatakda din umanong sumailalim ito sa investigasyon ng PAOCC upang tingnan kung relatibo rin ito sa mga villa sa Banban na nasa kustodiya ngayon ng pamahalaan. Samantala, nagpatulong raw si Jeric Pacu Manaloto kay Pampanga Governor Dennis Delta Pineda para linisin ang kanyang pangalan matapos maisama sa search warrant. Ayon kay Manaloto, naibenta na niya ang 2.5-hektaryang lupa sa Whirlwind Corporation noong pang 2019. Posible raw na nakuha ng mga pulis ang kanyang pangalan sa mga utility bills na ginagamit pa rin ng exclusive leisure resort mansion ng mga Chinese nationals na big boss sa Pogo. Pinagsusumiti na raw ng affidavit of deed of sale ng lupa ni Governor Pineda si Manaloto sa PNP. Paolo G. Santos, CLTV 36 News. We'll be right back.